At magandang araw po sa lahat. Balik naman po tayo sa ating Tagalog na vlog dahil may mga viewers tayo na nagrereklamo na rin na boss, magtagalog ka para mas maintindihan namin. Hindi namin natapos yung videos mo dahil hindi namin maintindihan. So ayun, balik tayo sa trying hard na magtagalog dahil may mga viewers din tayo na hindi taga Mindanao, hindi mga nakakaintindi ng Bisaya o Cebuano dialect. Isa ding lamang pag nagtatagalog tayo para mas maintindihan tayo ng mga prospect natin sa ating mga binibenta mga motor. So, pauwi po tayo ng bahay at samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Today ay Sunday po. May 18 ngayon, Sunday. At hopefully ay hindi matraffic dahil Sunday. Naan natin ang dump truck, mabaho. Usually lang naman nagtra-traffic dito sa diversion pag weekdays and sometimes pag Sabado matraffic din. Pero ngayon ay Sunday ay check na walang traffic. Sana walang traffic dahil mainit na rin. Alas 8 na ng umaga. Sa may buhangin pa tayo ng diversion at ayun nga, sa vlog natin ito ay balik naman tayo sa ating pagtatagalog. Kahit nahirap tayo magtagalog pero subukan natin. Meron kasi tayo mga viewers na nag-comment na bumalik na raw sa pagtagalog. Pasensya na sa mga Tagalog viewers na minsan mabagal akong magsalita sa Tagalog or iniisip ko pa kasi yung translation. Mahirap para sa isang Cebuano na mag ano bang tawag nito, straight na magsalita ng Tagalog. Lakas talaga ng tunog. Hanap ito kasi MT-09. Ilang beses na itong MT-09 natin, ilang beses na merong sure buyer sana. Kaya lang yung pakiramdam ko sa MT-09 parang ayaw kong bitawan. So kontra gusto ba? Ibebenta ba o hindi? Ang pakiramdam ko nagtatalo. Ito kasi yung pinaka dream bike ko nung wala pa tayong malaking motor. Ito yung pinangarap-angarap ko at nakuha natin. Masyado naman tayong satisfied kaya nahirapan tayong i-let go. Tingnan niyo yung ginagawang overpass na dito sa may Ulas ba ito? At malapit na ito matapos ngayong taon. Sana matapos na yan para maibsan ang traffic dito. Sobrang traffic dito sa parteng ito. Peak hours mga Monday. Wow, any day sa weekdays ay grabe ang traffic. So tingnan nyo, napakaganda. Poste pa lang. Ang lalaki ng mga poste. Yun, no? Ang taas. So dyan at idadaan sa itaas pag natapos na yan. At isa ding inabang-abangan natin ay yung ginagawang tulay dito sa Samal, Davao City, Samal Bridge. Napakadali na pumunta ng Samal pag tapos na ang bridge na yun. Madali na mag-outing. Napakaganda ng Samal. Napakasarap pagpasyalan dahil puro white sand ang dagat. Thank you.
sasakyan po tayo ng Las Terrazas. Putok-putok pa rin tabot siya natin kahit na na-remap na. According sa napanood kong technician ng motor, okay lang naman pag pumuputok-putok. Pag decelerate, huwag lang pumuputok-putok during acceleration. Pagbaba na po tayo. Realize natin na bumalik na rin sa pagtagalog sa ating vlog dahil ayun nga, meron tayong mga benta, nagpapa-enjoy tayo ng motor. Mas marami tayong customer na maiintindihan ng ating vlog o pinapost natin kapag Tagalog ang gamitin natin. Sarap na yun yung TO9. Parang ngayon ako nang bitawan. Isipan ko na mag-upgrade tayo sa kanya. Either palitan natin na mas tahimik pero basic na tambucho. Na maybe itong parting ito ipapa-carbon natin. Lagyan ng mga crash guard at iba pa. Kung fully decision na natin na hindi na lang natin ibebenta, i-keep na lang talaga natin siya. So yun po, at maraming salamat sa inyo sa pagsama niyo sa akin pauwi ng bahay. As usual, trabaho bahay, trabaho bahay. Thank you very much po na nariyan pa rin kayo. Masaya na ako kahit na maka 100 views lang. Maliit lang ang viewers natin. Pero okay lang, na-enjoy naman ako sa pagdodocument ng aking pagmumotor na napapanood ko sa mga future na kayang-kaya ko pa pala magmotor. So yun po, at hanggang dito na lang mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. So thank you very much po, at paalam.